Dahil po mga kababayan, sa ginawang atin ito voyage to the West Philippine Sea, may bagong panakot yung China. Nag-mobilize mga kababayan yung Chinese Coast Guard at sabi, huhuli na nila ang sinumang pupunta sa West Philippine Sea at ikukulong nila ng up to 30 days. At hindi pala niya, Mr. Maravillas. Lalo pong tumitindi yung pagmamalabis ng China sa atin. O yan po yung balita dito ng Philippine Star. Sabi diyan, Chinese Coast Guard can detain foreigners for up to 30 days if they violate China's exit entry rules. But this can be extended to 60 days now for more complex cases with approval from the police. Yun ang banta, mga kababayan, sa atin ng mga Chinese. Ang tawag sa atin, trespassers sa ating sariling bakuran. Talaga niya, Mr. Maravillas, matindi yung pag-ugali ng China. Si Senate President Mig Subiri nga po, umusok. Kasi pumunta sila doon, mga kababayan, sa Pag-asa Island with the DND Secretary, Gibo Chudoro. At saka si Senator, Senator Joel Villanueva. Yan po, chinalenge daw sila ng China. O yan po si Migs, umuusok po sa galit. May verbal warnings po, verbal challenges ang binibigay ng nakaka-alarma. The verbal challenges ng Chinese Navy sa aming eroplano. I think na-experience din po yan sa inyong eroplano. At gusto ko lang pong sabihin kung nakikinig po sila. Ito po ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Hindi po inyo ito. Ito po ay teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Baling si Magellan, atin na po ito. Umusok po. I think over 40 ships ang nakapaligid sa atin na yun. Mostly maritime ships. But I'm sure mostly militia. More or less about 20. 20 dito daw. Pero maritime militia at saka isang coast guard. Chinese. Yeah. SP, how do you feel about this meeting here na nandiyan lang sila sa few kilometers away? Iba yung nararamdaman namin kasi di ba sa Senado, nagsasalita ako sa podium, nagsasalita ako dun sa baba, may bibigay ako ng privilege speech. Ngayon lang talaga namin nakita ni Senator Joel at ni Senator JV ang kung gaano pala kalala ang sitwasyon dito sa ground. Napakarami po. Kita-kita po natin ng ilang ibang barko ng China dyan. At napakalapit na pala ng Subi Reef na inoccupy na nila at dinagyan po nila ng naval facilities and pangdigmaan, no? Facilities na pangdigmaan. So nakaka-alarma. Yung paglanding si na pala nandun na, din. Ng mga verbal challenges. And it's so sad na nandito tayo sa loob ng ating bansa, teritoryo ng Pilipinas ito. Tapos sinasabihan ka, umalis ka dito kasi ito'y teritoryo ng China. Talaga nakakagulat, no? Nakaka-alarma at nakakagalit. Kaya sabi po ni Migs, bago pa niya dumating si Magellan, atin na to. Kaya kung pwede niya, lumayas na kayo dyan. Ganon mga kababayan. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mensahe po sa mga bagong graduate na kadete ng Philippine Military Academy, we will vigorously anya defend. Eh paano anya, Mr. Maravillas? May ginagawa na po na mga hakbang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakikita naman po ninyo. Kaya nga natataranta na po yung China because we have our engagement with our allied countries. May squad na po tayo with Japan, America, and Australia. And it will be mobilized very, very soon, mga kababayan. Ngayon, balikan natin itong sinabi ng China. So, nag-react agad-agad po si Senate President Mig Subiri dito sa banta ng China na huhuli nila at i-detain for 30 days to 60 days ang sino mang mga papasok. Ano man niya, Mr. Maravillas, papasok na pasok sa atin, sila yung pumasok. Yan nga po, pinabaliktad tayo. Pati po si Speaker Martin Romualdez, nag-react na rin po. Ito yung sabi ni Migs. China's threats versus trespassers violates international law. Sabi naman po ni Speaker Martin Romualdez, House won't tolerate arrest of Pinoys in the West Philippine Sea.
So yung both houses, mga kababayan ng Congress, are both behind sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa paninindigan, mga kababayan, dito po sa West Philippine Sea at sa mga hakbang na ginagawa ng ating gobyerno, tayo naman po, laging rules-based. Kaya ito yung emphasis po ni Subiri. So sabi po ng Senate President, sabi dyan, the Senate President Juan Miguel Subiri has warned of deterioration of peace and order in the area where China has threatened to arrest and detain for 60 days the supposed trespassers. There will be problema niya. Allies and claimants to the disputed area will react. I think, Anya, there will be complications here in the whole setup. Subiri cautioned. He noted that the new threats of China is a clear violation, Anya, ng UNCLOS, lalo na on freedom of navigation. The Senate President said China should not restrict civilians who are fishing, passenger ships, transport ships, and cargo ships. Malinaw, Anya, na itong West Philippine Sea, itong South China Sea niya is freedom of navigation lanes. Diyano niya, Mr. Marabillas, yung mangyayari niyan. At tulad po ng sinabi ni Mix, yung ating mga neighboring countries talagang magre-react. Not only our neighboring countries, lalo na po yung Amerika. So sabi po ni Mix, to avert escalating tensions triggered by these new threats, ang kanyang suggestion po is for the Philippine government to take up this issue with the United Nations. So yun, mga kababayan, ang naging proposal ni Migs. We can bring this to the United Nations Security Council. We can take this up with the UN Secretary General, UN General Assembly. If the illegal detention of our people will happen, we can file a formal complaint in protest. He likewise questioned if that will trigger the mutual defense treaty between the US and the Philippines. So yun ang tanong, mga kababayan, ni Mig Subiri, kung i-detain nila ang barko ng Pilipinas, ng Coast Guard, ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, which technically, mga government properties yan, owned by the Philippine government, will that force the mutual, will trigger the Mutual Defense Treaty or the MDT to be implemented? At aminado, mga kababayan, si Senate President Subiri, that we lack the capacity to fight back. Buwis buhay yan. O ngayon, mga kababayan, I think ito na po magkakasukatan na. So, matetest natin dito, mga kababayan, ang resolve ng ating armed forces at saka, siyempre, with our allies. Pag tinutuo, mga kababayan, ng China, ang kanilang banta. Ngayon, sabi naman po ni Martin Romualdez, ang ating speaker, we will not tolerate it. Ayan po sabi niya, House won't tolerate arrest of Pinoys in the West Philippine Sea. Yan ang matigas, mga kababayan, na statement ni Martin. Sabi po niya, we will firstly defend our sovereignty and ensure the safety and rights of our people. Romualdez branded China's aggressive pronouncement on arresting foreigners as blatant escalation of tensions in the West Philippine Sea. Ito ang unilateral actions flagrantly violate international law and the established norms that guide the Philippines and other law-abiding nations with claims in the South China Sea. China must respect international rulings and act as a responsible member of the global community rather than imposing its own laws unilaterally and bullying other nations. Matigas, mga kababayan, na pahayag ng House Leader. So ano, Mr. Marabillas, ang tingin mo? Magbantay lang po tayo sa mga developments dito sa West Philippine Sea. Kasi siyempre, magsusukatan yan ng resolve. Yung China naman, susukatin po ang ating resolve to defend our territory. Ngayon naman, dito natin man matitest kung paano mag-react ang ating mga allied countries with this escalating tension
na ginagawa po ng China dito po sa West Philippine Sea. Kasi hindi man lang po tayo yung apektado rito. Buong mundo po, kasi yung kalakal na dumadaan po dyan, the freedom of navigation, yun ang mismong threaten. So it will affect Japan, America, Australia, and all other nations na gumagamit po ng West Philippine Sea, South China Sea, bilang daanan ng kanilang mga barko. Kasi po, more than 60% of global maritime trade and more than 22% of total global trade and one-third of global shipping po ang apektado pag tinutuo, mga kababayan ng China, ang kanilang plano, ang kanilang banta. So talagang magre-react po ang buong mundo. So yun, mga kababayan, yun ating babantayan in the coming days. Ayan man lang po yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.